Kamusta mga kaibon? Kamusta? Kamusta? Hello mga kahabi! Welcome back sa aking aviary. Ito yung maingay eh. Ayan o. Ayan yung maingay. Kapunod natin. Ito ah, tayimik. Hello mga kahabi! Welcome back sa aking aviary. Kamusta kayong lahat? Sana lagi kayo na sumabuti. Medyo marami tayong comments na na-receive nitong mga previous days. Most of the questions na tinatanong sa atin itong mga nakaraan is yung bakit ayaw daw limliman ng mga ibon nila yung mga itlog. Bakit ayaw limliman ng ibon yung itlog nila. So, gusto kong pag-usapan yon. Medyo short lang yung ano niya, kaya gusto ko siyang pag-usapan. Medyo short lang siya. Meron tayo. Parang di makalapit. So ayun mga kahabi, yung gusto kong pag-usapan natin ngayong araw, gusto ko lang i-discuss yung problem ng karamihan sa ating mga kapatid sa alarangan ng bird keeping. Bakit daw ayaw limliman nung mga inhin yung itlog nila. So tara, pag-usapan natin yan. So mga kahabi, bakit nga ba ayaw itlogan or bakit ayaw limliman ng mga ibon natin yung mga itlog nila? Number one reason mga kahabi, siguro first time na parent yung ibon natin. So galing sila sa pagkadalaga, yun yung first time na mag-iitlog sila. So hindi pa sila sanay kung paano mag-itlog. Hindi pa sila sanay kung ano dapat gawin. So learning process din yan sa kanila mga kahabi, para tao din yan. Yung mga babae, mga sa atin, di ba, mga tao, yung mga first time ma'am, hindi rin sila sanay sa umpisa, hindi rin sila marunong. Kailangan nila na experience para matutunan ito. So ganun din sa kanila. Isa yun sa mga reason kung bakit ayaw nila mag-limlim. No? Another reason mga kahabi is behavior na talaga nila yun. Di talaga sila maglilimlim. So yung mga ganun mga kahabi, medyo wala tayong solution dun eh. So kasi behavior problem na siya. Hindi siya kagaya ng mga sakit na nagagamot. Sadyang may mga ibon talaga na ganun. Hindi natin masasabi kung gaano kataas yung probability na yung ibon na meron tayo na once na nag-itlog is ganun sila. Pero may ganun talaga mga kahabi. May mga ibon talaga na ayaw mag-iitlog lang sila pero ayaw nila maglimlim. So mga kahabi, ako kasi yung mga advices na binibigay ko dito sa channel na ito, per experience ko, hindi ko siya binabasa sa internet or hindi ako nagbibigay ng advice na hindi ko na-experience. So ako, yun yung reason na na-encounter ko kung bakit trends ko, kung bakit hindi nila nililimliman yung itlog nila. Number one, yun nga, bago pa lang sila, first time nila mag-itlog. So hindi pa nila alam. So kapag ganun mga kahabi, mga first timers na breeders, mataas yung chance na nangyayari yon kasi prone sa error talaga yon dahil first time. Then another thing is behavior problem. Talagang may ibon talaga na ganun. Ayaw nilang limliman yung itlog na nilalay nila. So ano ba yung pwede natin gawin para masolusyonan ito? Actually, ako per experience mga kahabi, wala talaga siyang solution. Pero meron tayong pwedeng subukan, pero meron tayong pwedeng i-try para masubukan na ma-solve ito, kaya ma-improve yung situation. So number one mga kahabi, pwede natin i-try na, kunwari, first timer siya na nag-itlog, tapos hindi niya nilimliman, then yung itlog namatay, siyempre hindi nililimliman, lumamig, hindi na nagtuloy, hindi na incubate ng mabuti. Pwede natin subukan pa sila, no? I-observe natin, subukan natin sila na isa pang clutch. Subukan natin kung paano naman this time sa susunod, paano naman next time. At check natin kung sa second clutch is mag-i-improve ba yung situation, kung mag-i-improve ba yung ginagawa nila. So, observe natin mga kahabi, kung sa next clutch mag-i-improve. Kasi, yun nga, kagaya sabi ko, most likely nangyayari yan sa mga first time na parent. First clutch nila, error. Then sa second clutch, bumabawi sila kasi natututo na sila.
So yun, pwede natin itry yun na observe lang natin hanggang second clutch or hanggang third clutch. So paano naman kung nakakailang clutches na tapos ganun pa rin? Mga kahabi, pwede natin itry na yung hen kasi hen talaga may problem sa situation na ganito, hen ang may problem talaga. Pwede natin yung hen, try natin siyang ipare sa ibang cock. Try natin kung ano yung magiging improvement, kung may improve ba ng new partner yung current problem natin na ayaw niya limliman yung mga egg niya. Usually kasi nangyayari yun eh. Nangyayari yun na pag binago mo or iniba mo yung partner niya, nag-i-improve. Ito, nilimliman na niya. So, pwede natin itry yun mga kahabi. So, paano mga kahabi kung nakailang clutches na wala pa din? Nakailang change of partner na shuffle na wala pa din? Mga kahabi, kagaya sabi ko, behavioral problem, wala na tayong magagawa doon. Kasi ganun talaga yung ugali ng hen. Pwede na lang natin gawin para hindi masayang yung iitlog nila. Kasi merong ibon na ganun eh. Gusto lang niyang makipag-mate at mag-itlog pero ayaw niyang limliman to at ayaw niyang subuan. So yun mga kahabi, pwede natin gawin doon. Pwede natin ipa-foster yung egg. Lalo kung maganda yung mutation ng ibon natin na yun na ayaw mag-egg or ayaw limliman. So kung ayaw niyang limliman, tapos nangihinayang tayo dahil ay ang ganda na itong pair ko na ito, sayang naman kung hindi ko mapaparami. Pwede nyo itry yung fostering na approach. Kung meron kayong lesser or lower mutation dun sa mutation na meron tayo, yung mutation na nagloloko, ayaw nilang limlim yung egg nila, pwede natin ipalimlim yung egg nito doon. Pwedeng yung pair nung nagloloko na pair, yung egg nila, i-transfer natin sa isang pair, pwede yun. Pwede naman na i-distribute natin sila. Kung kunyari, meron ka pa kayong marami kayong pairs sa bahay, meron kayong 5 pairs. Tapos yung initlog nung ibon nyo, 5, pwede nyo i-distribute natin bawat isang breeder na meron kayo. Sige, isang egg. Para well distributed, walang sacrifice. No, kasi kapag meron kasing fostering na sacrifice, yung tatanggalin nyo totally yung egg ng isang pair for the sake of eggs ng isang pair na gusto nyong limliman niya kaysa dun sa sarili niyang egg, di ba? Pag ganun, may nasasayang kasi meron kang pina-prioritize over. Unlike kapag meron kang marami kang breeding pair, pwede mo lang ibigay yung i-distribute yung egg nun bawat isa-isa bawat breeding pair. So update mga kahabi, sa ABR natin, yung pairs, yung mga ibon na pinakawala natin dito sa flight cage, okay naman, nagre-respond naman sila ng mabuti. Kumakain na sila, siguro in a few days pa mas magiging komportable na sila dito sa bigger cage. Kapag ganun, kapag naging komportable na sila, isasabay naman natin yung mga nandun sa upper na flight cage. Yan, medyo madami-dami din yan, nasa 20 rin yan. Dadagdag natin yan dun sa flight cage natin once ma-settle na itong mga ibon natin dito. Bird update mga kahabi, meron akong bagong ibon. Meron akong bagong alaga, ito sila. Yan. Yan, meron tayong kakatil dito. Yan, no. Ganito. Ay, ganda nila. Thank you. Ano pa ba? Shoutout tayo mga kahabi, shoutout. So, shoutout tayo. Shoutout nga pala kay Mr. Grim Grim. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Danilo Mainke from Kawit, Cavite. Shoutout kay Sir Kiko Concepcion. Shoutout kay Jaylord Dubai. Jaylord Dubai. Shoutout ulit kay Sir Felix Hitosis. Shoutout ulit kay Sir Matthew Kakdak. Shoutout kay Kit Jasmine Jacob. Shoutout ulit kay Sir Kenneth Kalios. Shoutout kay Sir Dran Ribmalikdem. Shoutout kay Sir Johan Layson. At kay Sir Marvick Selmo. Shoutout din kay Yabo ng Bicol. Shoutout din kay Fau Faustino. Sir Fau Faustino, maraming salamat. Shoutout kay Mark Makaraeg. Shoutout kay Sir Rome Valle. Shoutout din nga pala dun sa mga
Yung sa nakita nyo, shoutout din nga pala dun sa nakita nyo intro natin. Sila yung mga ka-team ko, si Pelboy, si Denmark at si Ferdy. Pwede nyo silang i-follow kung kilala nyo sila. Sila yung mga ka-team ko. Shoutout sa inyo mga bro, ay Pelboy, kay Denmark at kay Ferdy. Mga bro, kita-kita tayo pagdawas itong ECQ. Miss ko na kayo. So I think that's it mga ka-hobby. Please hit the like button kung nagustuhan nyo itong video na ito. At please comment below kung meron kayong suggestions, questions, or meron kayong inquiries. And please subscribe to this growing channel for more and future videos. Maraming salamat mga ka-hobby. God bless sa inyong lahat. Ingat kayo lagi at happy bird keeping.